Number one, 06.7, Energy FM. Iba! Ayan! We are number one. It was 6.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo. Energy! Welcome back, Balakubak! Hello, hello, everybody! Ayan. Kumusta naman ang buhay-buhay natin ngayon? Ayan. Sana okay naman ang lahat. Mm-mm. Anyways, ayun nga, welcome back. Nagsuot ako ng salamin ko ulit kasi nagluluha pa yung mata ko and medyo reddish pa siya. Ayan. So anyways, kasama na natin ngayon si Tita Cora. Nakakalungkot naman. Bakit? Wala pa rin akong camera. Oo. How are you? Oh, taray naman. Hindi kasi maglalaba lang talaga ako sa ilog dapat. Mukhang ano nga ngayon ha, super fresh mo. Bakit? Parang siyempre, ganda ng aura mo. Napatunayan ko na ang kama. Anong kama? Ang kama namin ay matibay. Ah. Ewan ko sa'yo. Ang kama namin na paggabi, nagiging hardin. Yahoo! Parang blooming na blooming ka. Ang tibay diba? Talaga ng kama namin. Guys, PM send kayo kapag ano gusto nyong malaman kung anong brand ng kama namin. Napakatibay. Kaya ganito ka-fresh ang Tita Cora nyo ngayon dahil ang kama namin ay matibay. Taray. Mm-hmm. Ikaw na talaga. Pero nalulungkot ako kasi meron kang sakit. Ibig kaya sabihin, ako naman kabaliktaran. Hindi ka ano? Nagkakama. Baka nga. Alam mo, kulang ka talaga sa kama, gandang kara. Bakit? Matulog, gano'n. Actually, kasi lagi kang puyat, di ba? Kailan ka huling nagkama? Nagkama. Medyo mahaba ba yung tulog? Matamlay ka eh. Kasi nga may sakit ako ngayon. Medyo may sinat pa ako. Dapat hindi ako papasok eh. And masakit ang aking katawan, balakang, kamay, mga paa. Ah, rebranding ng tawag dyan. From gandang kara to tandang kara na. Hindi, pili ko may trangkaso talaga kasi ako. Buti pa so ikaw ganyan. Ko ng rest. Ikaw lang yung may sakit, sabi nga ni Sisa. Ikaw lang yung may sakit na malusog. Kasi mukha ka pa rin walang sakit. Kaya nga, ikala mo ang dami kong kinain eh. Diba? Hindi, hindi yung ganung malusog, yung nagkakalaman, hindi ganung malusog. Ano? Fresh ka pa din kahit na meron kang sakit. Yun naman ang importante, no? Yung kahit may sakit ka, hindi ka halatang may sakit. At least kapag binurol ka na. Uy, grabe naman yan! Fresh ka pa din. Boy pa ako. Ayokong pumangit na mamatay ng pangit, ha? Grabe siya. Diba? But expect the work. Hindi, pinapatawa lang kita kasi kababalik ko lang. Tapos may sakit ka na, my God. Oo, parang ako eh. Naman yung malas dito. Pero in fairness naman, ngayon na ulit ako nagkasakit. Hindi talaga uubra sa akin yung sunod-sunod na pagod. Oo. Yung tagtag, hindi talaga pwede. Pero dahil gusto lang kitang pasalamatan sa pag-contact mo sa ating mga contact dyan sa may 88 Hot Spring. Ha? Para sa aking birthday. Oh, may panay ka kasi ka, nung ano ng birthday ko. Bakit daw hindi kita pinasalamatan? Saan? Eto na, pinasalamatan na. Diba? Sana. Inaaway ako sa Facebook. Ah, talaga ba? Ng ano, ng Thunder's Dawn. Alam mo, hindi na inaaway kasi, tuloy siya ng ano. Hindi kasi ako nagbabasa dahil, diba, mula nung ano, ayoko ma-stress. Never ako nagbabasa ng mga ano. First time ano. Ko nga lang ulit mag-post na para sa birthday ko. Ba, inaaway so, may basher ka? Yes, but hindi ako na-bother. Sinikmuraan ko. Finish. Ganun, diba? Ano ba yan? Hindi, may trangkaso ka ngayon, diba? Oo. Dahil sa pagod. Yes. Diba, ano bang pinaggagagawa mo? Kaling ako ng Batangas, Balikan, nag-judge ako ng mutya ng Mainaga. Ah, tapos, sino nanalo? Number 7. Yeah. Anong pangalan? So, hindi ko na maalala. So, Balikan, dumating ako doon. Naalala mo pa ba kung anong scores na binigay mo? Of course. Sige nga. Mataas ako magbigay ng scores. Hindi mo alam pangalan? Hindi ko alam pangalan. Nakalimutan ko na number lang. Ano mga so, major, Balikan ako. Mga minor awards na, ino, na ikaw ang nag-abot? Ano? Sabi ko sa inyo. Ano ba ito, exam? Hindi matatandaan. Okay na yun. Basta... Kasi habang nagjudge siya, lumilipad isip. Lumilipad hindi naman. Isip ko. Hindi naman. Pero ano, ang nag-enjoy ako doon, talent portion nila, mga acting-acting nila, may mga eksena na yung mga OFW, yung mga ganun. Talaga? May mga ganun. Oo, naiyak ako doon sa, ano,
sa isang contestant doon. Dahil hindi siya nanalo? Hindi. Siya nga yung best in talent eh. Ah, talaga? Maganda yung performance niya. Pati nung, kung paano nila pinresent na ano siya, nag, may medal siya. Tapos pagdating ng tatay niya. Hindi, pagdating ng tatay niya, ano, parang... Ano yun, hindi na nakita yung medal niya kasi nga namatay pala yung tatay niya sa abroad. Ganun. So yung mga OFW dinadanas sa ibang bansa. Di ba? Na sobrang limited lang yung time niya magkita. Kasi kayo na namamatay sa ibang bansa mga OFW. Sobrang di sana sacrifice. Hindi kami nalulungkot dito. So sobrang pag-sacrifice. Ba't kasalanan pa rin nila? Kaya. Di ba? Ayun. So ayun, buti habang ikaw ay nag-enjoy ng ilang araw, nagpaspa ka, yes. Di ba? Puro pamper time ka. Ako naman, puro ano time. Diyos ko. Oo, puro pagod. I alam deserve mo, puro to rest. Katrabaho. You deserve to rest, not in peace, but somewhere. Kaya nga mukhang magkakatotoo yung sinasabi mo, inay, mag-ano ka na. Kaya kasi kanina, lagi ako inuudyokan ko siya na mag-ano ka na, magpahinga ka, kaysa manghawa ka ng sakit dito, lumayas-layas ka dito sa loob ng boot. Diba? Ako talaga, akong sisihin nyo kapag wala si Gandang Kara kasi ako nagsabi sa kanya na, te, mag-absent ka na kaysa mag-ano ka, manghawa ka ng sakit. Kasi mas maraming maapektuhan. Uh-oh. Gusto nyo ba wala ng umi-airing DJ kasi nahawaan lahat ni Gandang Kara? Tandaan nyo, tatlo sa mga COVID ko, siya ang nakahawa sa akin. Siya ang greatest influencer ko. Kaya pag nararamdaman ko na may sakit siya, ang unang payo ko sa kanya, lumayas-layas ka na muna, Day. Ang unang COVID ko, anang ha... At sino ba ang ano, ang main ano? Natatandaan ko, pinatagay mo ko sa iniinom nating alak dati. Oo nga, pero nang hawas... Exposed ka pala sa anak mong si David ng COVID. Alam mo kung sino nang hawas sa akin ng COVID? Sino? Si Jimbo, di ba? Alam mo, Jimbo? Si Jim, ikaw dapat talaga nagpapahinga eh. Diba? Hindi talaga dapat si Gandang Kara. Kung may pagkakamali ako sa buhay na hindi ko talaga inaasahan na ikaw pala ang dahilan sa... Nako, Sir Rafi, gusto ko po sana tulungan niyo ako talaga siya. Na madakip talaga tong si Jimbo kasi deserve ko, Sir Rafi, na makuha talaga ang hustisya sa nangyari kay Kara na hawaan siya ng COVID ni Jimbo dahil sa kapabayaan nila. Kumalat din sa buong pamilya ko yung COVID. Dahil tingnan mo, Jimbo, kung anong mga pinagagagawa mo sa pamilya ni Gandang Kara. Nahawaan niya siya ng COVID. Nagasipon-sipon si Mami Kate, pati si Mami Jo, dahil sa'yo, sumusobra ka na, Sir Rafi. Tulungan niyo po ako talaga na makamit ang hostisya dito. Kaloka ka. O yun na nga, siya talaga. Ang tawag doon yung salarin yung main, ano, main suspect. Ano may tawag ikaw siya doon talaga, eh? Jembo. Hindi ako makahinga. Tubig naman ako, Sir Rafi. Hindi ito to open yung tubig. Anong tawag sa ganun? Yung ikaw yung ano, yung sa crime? Ikaw yung ano? Mastermind. Yun, siya talaga mastermind. Oo. Oo. So anyways, ito na, medyo sensitive. Pagod ako dun. O kaya nga, eh, medyo umpisa pa lang ang hyper sensitive ang ating topic for today. Yan, very sensitive. Ang una kong kaya, tanong, kailan ba hindi? Hindi lagi ngayon, namang sensitive. Hindi, ngayon kasi mas ano, kasi involved ay family. Yan, involved sensitive by family. Sensitive naman ang family na yan. Para yun lang. Uy, yaka na naman! Kimali kang ibaba mo na itong ano ko na. Nahihirapan akong ibabababa itong ano eh. Itong, sige, magkwento ka lang. Ang sakit ng panga ko. Itong, ayan, ibaba mo baba pa. Ibaba mo pa? Ayan, sa kabilaan. Sige pa. Lumilis-lis eh. Gusto ko nakikita yung... Ayan, sige na. Lumayas ka na. Uhubuan ka na. Pati mo nalang tanggal eh, nahiya ka pa. Makita to, gusto mong makita yung latulato. Para mag-trending tayo. Alam mo, ibaba ko pa to, para mo nag-trip na tatay. Hindi, sa gitna, baba mo pa, para mag-ano tayo. Ayaw ko baka maban yung TikTok natin. Nakakaban, ba't yung iba? Oo. Naglalabas, o. Ha? Sino yung dating galing dito, tapos lumipat ng ibang istasyon? Hindi! Hindi? Sino? Hindi, di ba sa ibang mga istasyon, yung mga naglalabas ng cleavage? Ah, yung letter T ang pangalan? Wala akong sinasabi. Oo, baka hindi naman mababan. Ewan ko nga, baka hindi sila nababan. Try mo, no? Para ma-testing natin kung mababan. Ay, charot! Gusto niyo ba makita ang chicken breast? Ito na nga, sige na nga, punta tayo sa topic. A very sensitive topic after natin magtawanan. Diba? Ay, baka hindi na tayo maban talaga sa TikTok, mak-KBP naman tayo. Ito na nga. Oh. Nahuli, may boyfriend for 6 years si ate girl. At pagdating niya ng bahay, nahuli niya yung boyfriend niya na lumabas sa CR kasama ng stepdad. Sabay silang lumabas ng CR na nakatapis. So nagkagulatan ano, no? Sila. Nagkagulatan, yung stepdad tsaka yung jowa niya, nasa loob ng CR galing, lumabas, sabay naligo. Paras babae? Paras lalaki. Hala?
Yun. So lumabas, so shock na shock siya. Tapos nagkasumbatan sila, nagkaanuhan ng boyfriend niya. Dumating yung nanay from the grocery, nagsumbong siya sa nanay ng boyfriend niya na ganito po, bakit po ganyan, 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 nagkasagutan. Ngayon, sinabi nung nanay na wag ka kasing madamot. They shared. Tapos? Para salit na magsumbong siya at i-ano siya, comfort siya, hindi niya nakuha yung gusto niya kasi iba yung sinabi ng nanay. Nagulat siya? Tapos nagkasumbatan sila, nagkasigawan, kumbaga nagkaroon ng kumosyon, lumabas sa bibig ng nanay na ginagawa din pala nila yun. Talaga? Oo. So, itong boyfriend niya ay half American at ang tatay is American, pero yung stepdad, Pinoy. Tapos yung nanay ay laking, hindi laking states. Hala, parang napanood ko na yun si Johnny Sins. Nakatira sa states. Ano? Si Johnny Sins. Kilala si Johnny Sins? Hindi. Pakilala ko siya, ma'am. Sige, mamaya. Ang ulo niya parang kay Sisa. Kalbo din. Pero so, iba kung bumakbak. So oh. parang pinapayagan ng nanay since yung nanay daw ay hindi lumaki yung boyfriend niya sa nanay, kumbaga taga US yung nanay tapos umuwi-uwi lang dito pag vacation ganyan. Hindi rin niya sinabi ko anong business, parang yun sikreto ganyan. So yun ang nangyari na parang na-windang siya, kaso ang problema niya, buntis siya ngayon. Pero ayaw na niya sa boyfriend niya. So, sobrang, sino nakabuntis sa kanya? Yung nanay ng boyfriend niya? Hindi, boyfriend niya. Nanay ng boyfriend niya. Boyfriend niya. So, pinagbawalan na siya ng nanay niya na bumalik pa dun sa pamilyang yun. Ayaw na makipag-usap. So, hanggang chat lang sila nagkasumbatan, nagka-gulo-gulo. Ngayon, nag-seek siya ng tulong sa mga kaibigan niyang taga-ospital. Nabanggit sa kanya ng friend niyang nurse na baka yung boyfriend daw niya at yung nanay ay merong tinatawag na Jocasta Complex. Dahil mahilig sila mag-Jocasta. Dahil pinay... Oh, sis Casta. So, pero ayun na nga. Jocasta sila. Ayan. Medyo similar to sa Oedipus Complex. Dugyot. Na color natin before. Ayun. Bastos kayo. Pero ito naman, yung parang ano sila eh. Parang threesome na rin. Wala kayong dun, pagkakaiba diba? Sa aso. Ayan. So sabi dito, ayan, what is the Jocasta Complex theory? Is the incestuous, parang incest. Mm-mm. Incestuous sexual desire of a mother towards the son, which is intensified by latent desire and the creation of an adoration latent? Cult of the son. Ayan, i-search natin sa Google. Latent. Parang latent, gano'n. Ayan. So in other words, parang may... Ano sa utak, it's a psychiatric condition na... Alam kasalanan na, niya ng nanay. So pero so medyo sensitive niya, topic sabay to. Naligo sila. Oo, nung stepdad. At pinapayagan ng mom kasi aware siya na may nangyayari. So medyo, syempre sa ating mga normal na tao, parang madidiri talaga tayo, masusukata sa ganitong eksena, di ba? Kasi not usual naman talaga yung ganito. Weird, not ako usual. Ako talaga, hindi ko very, ginagawa yun. Diba? Kadiri naman hindi talaga. Hindi ako boyfriend ko sa bahay namin. Ayoko i-share sa dogs namin. Hindi sa pamilya ko, sa aso dogs, namin. Kadiri naman. Hindi kasi, kadiri naman talaga itong pinagdadaanan nitong si... Pero alam mo, nangyayari yan sa ibang bansa. Yung pumapatol sa hayop. Oo. May ganyan, diba? Diba? Yung ina... Pero sa kanila kasi kultura na yun. Kumbaga nakasanayan nila. May nakita nga ako, pinya pinasok. Ha? Oo, may ay naman pinya. Kasi gamit naman yun. Pinya? Mm-mm. Yung tusok-tusok? Pinya, oo. Pinasok sa ano? Doon sa ano, KV Wonderland. Tapos paglabas niya nakalatan. Ewan ko sa'yo. Ang galing talaga ng mga foreigner, no? Nakatawa. Sa Pilipinas, hindi natin kaya yun. Kayo kaya nyo ba yun? Pinasok sangga? Naging pineapple paglabas. Paglabas na kano na, pininyahang manok. Ay, kadiri! Dito sa Pilipinas, ipasok-pasok yung mga hotdog. Diba? Tapos luto na paglabas. Tapos paglabas niya, may baby na. Susuka ako. Pero kadiri yun. Yung, kadiri talaga. Buong family that chorba together, stays together sila. Paano kapag ikaw pinakasalan ka na, lalo na buntis ka, apat na kayo, kayo, di ba? Kadiri nga, alam mo, this is mag-family bonding tayo, mag-staycation tayo. Ano naman to napaka-obvious na this is not normal. Hindi mm-hmm. yan sa mga totoong tao na di ba? May na something sila sa kanila. Ano ba tawag doon? Orgy? Di ba? Orgy. Ito kasi may kasamang incestuous desire. So, incest, di ba nangyayari naman talaga yan? Hindi lang natin alam yung ibang mga kwento na yung magpipinsan. Alam mo, may alam din ng kwento ngayon, magpinsan, nagkaanak sila. Tapos yung naging anak nila, parang may isa, nagkaroon ng parang special. Ay, di ba meron tayong naging dati, naging caller din dati dito, na
silang magpinsan. Pero Becky naman to kasi. Mm. Di ba? Hello sa'yo. Oh, kilala kita eh. Talaga ba? O may nangyari na sa kanila tapos naibigan na nila hanggang sa muntik na sila magkaroon ng relasyon. Parang may ina, hindi ko na masyadong ano, malabo na sa... Kasama dati ni ano? Kasama may nangyari ni... sa pinsan? Oo. Hindi ko na maalala. Kasama sa dami ng kwento Kuring. Natin. Sino yun? Basta. Basta yun. Oo. So alam nyo, nangyayari talaga yan, no? Ang hirap lang paniwalaan at ang hirap lang tanggapin kasi how what? Napapaganon ka talaga. Hindi ko alam gandang kara kung anong pwede nating ipayo sa kanya. Oo, no? bukod sa makipaghiwalay ka na dyan. Oo. Kasi hindi ko rin naman pwedeng sabihin na wag mong iwanan yung jowa mo at sasamahan mo siya sa miserable sa ng buhay. Niya. Oo. Kasi mali naman talaga. Ang pwede kong ipayo sa'yo, eh wag kang makipaghiwalay pero ipagamot mo yung jowa mo. Kung talagang mahal mo. Pero hindi kita pwedeng payuhan na magstay ka sa relasyon na yan at samahan mo siya sa kalokohan niya. That, 'di ba? Kahit saan ka makakita, buti pang ang aso, 'di ba? Minsan marunong manghilala din. Mm. 'Di ba? E kayo, ano na nangyari diyan, 'di ba? Ako ano, pamilya sila. Ang ano ko naman sa kanya is dahil buntis nga siya, 'di ba? Mahirap talaga 'yung pinagdadaanan niya. Pero para sa akin, hindi ko kayang tanggapin 'yung ganyan eh. So, sabi ko iwanan muna eh kasi mahirap eh, 'di ba? 'Yung magpalaki ako, ka ng iwas na iwas talaga ako na saan? Mabuntis. Ayoko kasi na i-stress ka ba? Ako. Ha? Nagpipills ka. Nagka-calendar method kami. Kaso, 1994 pa yung calendar na gamit ko. Walang calendar yan, no? Oo. Tsaka, ano, Mayan calendar din minsan. Kayang tagal. Bago masundan. Ayun na nga. But anyways, ikaw alam nandiri ka, diba? Oo. Ba't ka nandidiri? Kasi, alam mo, kahit pamilya man yan o hindi, it's cheating already. Binababoy ka ng partner mo nang wala kang kamalay. Nakababoy ka naman? Naka-off shoulder ako. Diba? Kasi it's kababoyan. Kababoyan yung ginagawang ganun sa'yo and hindi mo din alam kung kailan pa nag-start yan. Oo. Malay mo, habang nasa work ka, natutulog ka, hindi mo pala alam yung buong pagkataon niya na may ginagawa siyang kabulustogang ganyan. So, there's no reason to stay. Tsaka para sa akin pag ganyan. Pag ayaw mo yung sausawan ni nanay, biruin mo, sinausaw na doon sa sausawan ni nanay, tapos kakainin mo. Diba? Ba di mo nalang kainin yung sausawan ni nanay? Diba? Ang pangit, akadiri. Oo. Diba? Anong lasa, B? Grabe. Diba? My God, paano kapag galing siya sa ganunan nila, tapos nagganun sila? Iye. Bakla. Tumigil ka na sa kalokohan mo. At itong si Ate Girl, since na-trauma siya, syempre, shocking to eh, dahil... Mas emotional ka kapag buntis ka eh. Mas sensitive ka, yung hormones mo iba. Ikaw ba ganun so, ka nung nagbuntis ka? Na alin? Sensitive ka? Oo. Hala, buti may, ka pa. Nag-iiba kasing hormones ng katawan eh. So kung naka-experience siya ng ganitong klaseng trauma, maganda ipa-ano din yan sa psychiatrist para matulungan siya kung paano siya makaka-cope up, makaka-move on sa ganyang eksenang nakita niya mismo ng dalawang matay at nalaman niya kung ano nangyari sa 6 years mong minahal. Na tao na hindi mo pala kilala. The best way na pwede niyang gawin ngayon ay magpakalayo-layo na lang muna siguro. 'Di ba? Mag-leave ka, alis ka muna. Kung may GC kayong apat, alis ka muna sa GC niyo. 'Di ba? I-unfriend mo sila, i-block mo sila. May sapat ka namang dahilan kung bakit mo ito gagawin, 'di ba? Ang pangit kasi, girl. Diyos ko. Totoo. Nakita mo na yung stepfather niya, 'di ba? Galing sila sa loob ng CR, pero baka madumi lang naman ang isip mo, B. Baka may labaw. Hindi, inamin ng anong nanay eh, na ginagawa nila 'yun. Baka sira ulo 'yung nanay. Hindi ko alam. Alam mo dapat siguro tawagin natin sila buong pamilya dito. Pagharap-harapin natin sila. Pwede ba natin silang ipasumon? Hindi to barangay. Ginawa mo ng barangay energy. Ay, hindi. Sabi nga dito, boto nyo po, gandang kara for counselor. Oh, hindi po ako tumatakbo. Alam mo, feeling ko, bagay mo talaga gandang Sara, gandang kara daw. Hoy, parang bagay mo magpolitiko. Wag na! Magpolitics ka kaya. Wag na, magugulo. Okay na yung simpleng pamumuhay. Kapag halimbawa tumakbo ka bilang konsihal tapos kinall out, call out kita dito na anong alam niyang gandang kara na yan? Lutang nga siya kapag gano'n, naka-ere, gano'n. Grabe siya. Maiinis ka ba bilang ikaw ay politiko? Or okay lang na magkomento sila sa pamumuno mo bilang public servant? Hindi ako, alam mo... Hirap mong sagutin ang tanong. Sige, kunwari konsihal ka. Kasi matitrigger talaga ako eh. Kaya hindi ako pwede mag-counselor kasi matitrigger ako sa komento. Hindi, mag-konsihal ka nga. Gusto nila, sabi ni Ate V. Hindi ko kaya, so wag na lang. Anong magiging plataforma mo, tingin mo, na pwede mong ipanukan? Anong plataforma ko is ano, healthcare.
Dahil since alam, naka-experience na ako na maraming nagkakasakit sa pamilya. Oo. Alam ko na sobrang, 'di ba si ano si sino 'yun? Si Tang? Si, sino? Si ano? Sino tatakbong senador ngayon? Si Doc Willie Ong. Di ba yes. Sabi niya, ang plataforma daw niya is healthcare kasi kulang na kulang daw po talaga tayo sa healthcare. Oo. At saka, mahirap ubus lahat pero ng pera mo sa healthcare. Pero alam mo, against na din ako sa pagtakbo ni Doc Willie Ong. Siguro alam mo. Kasi hindi dahil ayaw ko sa kanya ha. Oh. Pero gusto ko i-prioritize yung health niya. Alam mo, feeling because ko kasi. Because I really like him. Ako din. Alam mo, feeling ko, kahit may sakit siya, kaya gusto niyang tumakbo. Kasi gusto niyang patunayan, di ba natalo siya ng first term? O, naging politics na usapan natin bigla. Eh, no? Hindi kasi wala naman tayo pwedeng ipayo dito kung hindi makipaghiwalay sa kanya. Dugyot yung pamilya niya. So, feeling ko, kaya niya gusto. Kasi, kumbaga, bago man lang siya mamaya pa or kung anong mangyari sa kanya, at least meron siyang legacy na maiiwan, na may mababago siya. Kaya kahit, total, halimbawa, alam ko na naman mamamatay ako, minsan sinasabi niyang ganun eh. Oo. At least bago man lang ako mawala, siguro may legacy ako maiiwan na makakatulong pa rin ako. Kaya pinipilit niya. Kaso yun nga, stressful kasi ang politics eh. Kaya nga baka mas mapadali pang buhay niya sa kakaganon, di ba? Oo. Mag-file pa lang ng Certificate of Candidacy, nakaka-stress na, di ba? Maraming mga nagpa-file ng Certificate of Candidacy, parang ano, parang maghuhugas lang ng plato. Ano ba 'yun? Di ba hindi man lang pinaghandaan? Di ba? Mayroong mga ano, di ba? May mga nag-file ng Certificate of Candidacy parang nag-trip lang. Ano ba 'yun? Si ano daw si Rosmar, di ba? Tsaka si Diwata tatakbo. Ay nako. Ewan ko ba din kay si Diwata, ayaw nga magpa-picture pero gusto maglingkod sa mga buyer, 'di ba? Sa mga ano ba 'yon? Sa mga ano, online seller or mga seller, mga ano, 'di ba? Pero ayaw mala magpayakap, 'di ba? Parang it's a big kaplastikan. I'm so sorry. I'm just being honest. Alam ko maraming mag-ano sa akin. Marami sa akin mag-agree. 'Di ba? Go. Bash me all you want, pero ako magpapakatotoo ko. Parang hindi pa akma, be. Siguro, mas maganda na ano, tumulong muna tayo kahit wala muna tayong posesyon. Hindi yung sumikat kayo sa social media, sumikat kayo kung saan, tapos kung ano nung gagagawa nyo. Mm-hmm. Diba? Nung tinanong yung si Rosmar kung anong alam niyang batas na pag-aaralan daw nila, yung pre-med law daw yung alam niyang batas. Ano ba yun, B? Kaya nga kanina sinabi ko sa programa namin ni Kapitana Sisa na kung sakasakaling magkaroon ulit ng certificate, 'di ba lahat ng mga nag-file ng Certificate of Candidacy, dapat lahat 'yan nakapasa sa civil service. Mm-hmm. Doon mas malalaman natin, 'di ba? Ipasa, 'di ba, pag ano, malalaman natin kung sino talaga yung merong ano, K na magsilbi sa ating bayan. Marami daman diyan, may K naman talaga, may pinag-aralan pero magnanakaw. 'Di ba? Oh, ayaw na natin magbangkit kung sino. Oh, mahirap yan. Diba, mahirap na. Baka nga, abangan tayo sa labas. Oo. Ayan. But anyways, ayun lang. To the caller, kanina nga may nagsabi na kapag sobrang bigat na, bitawan mo na kasi hindi mo namamalayan. Ay, habang sorry. Habang kinakarga mo yung bigat. Hindi ako yung mabigat. Mas nahihirapan ka. Kumbaga, mas nasisira ka. Oo. So, ikaw, mga ano ba yung na, pinakamabigat na, na binitawan mo? Binit ko? Na nabitawan mo na ha? I know. Kasi alam ko meron ka pang mga binibit-bet. Ano binibit-bet? Nabitawa. Siguro before pa yun. Kapag ano, sobrang toxic na. Talaga? Oo, yung tipong parang feeling ko parang hindi na to fair para sa akin. Parang wait lang, hindi ako dapat tinitreat ng ganito. Diba? You know mapapaisip ka eh. You know what's best for you. Yes. Diba? Kasi lalo na nag-drama ka, Day, parang nakita ko talaga na alam mo na kung anong mas nararapat para sa iyo. Anong kay drama? Ate mo, may adaptation yung buhay. Ang daming sanga-sanga ng ano ko. Oo, eh. Marunong na siyang ano, yung ano eh, magsasasagot, naging articulative bigla ate mo nung nagki-drama. Hindi naman. Uy, wala, tagal ko nang may mga pinaglalaban siya minsan. Ganito yung nangyari sa k-drama, te. So yun nga, dapat alam mo din kasi kung ano yung deserve mo at hindi. At mahirap bilhin ng peace of mind, di ba? So kung feeling mo sa eksena or at mga tao na andiyan ka nakapalibot na wala kang peace of mind, umalis ka. Di ba? Kasi correct. mahirap hanapin yan. Hala, nakakatuwa yung comment dito. Oh. Ang ganda ng kapatid ni Papa yeah. Jackson. Buti alam nyo. Ah. Di ba? Hindi yung kung sino-sino ang hinahangaan nyo, magaganda. Sabi nga, ganda ng kapatid ni Papa Jackson. Taray! Grabe kayo. Ganda mo pala eh. Naman. Ay, alam mo ba, akala talaga ni Doc Clarence na nagpunta kami. Akala niya lang babae ako. Babae ka talaga. Actually,
Alam mo, akala talaga nila babae daw ako. Oo nga, sobrang transform. Pero nagkakamali po kayo. Kung makikita nyo ko dati para kung magsisibak ng kahoy. Kasi di ba dati balbas-balbas ka pa? Walang yaka eh. Magpunta lang ako dito. Tara, mag-vlog tayo, te. Ganyan. Kunyari ko si Tita Cora. Ang usapan lang namin, make-up transformation. Ang bakla, tinawag niya akong Tita Cora kinabukasan. Pag live ko sa ano sa Facebook, Tita Cora na ako. Hanggang nakarating na ako dito sa Energy FM, nagulat na lang ako isang araw. Naka-headband ako ng mga bulaklak mukha kong si Raulo. Alam mo, gusto kong ipabura yung mga dating video sa YouTube. Ang pangit talaga, day. Parang nag-addict na tiyuhin. Sakit ng joke, oh. Nakikita ko talaga. Parang nag... Pwede ba? Nananawagan ako sa social media ng Energy FM. Huwag niyo nang kalkalin yung mga dating picture ni Tita Cora 2 years ago. Paano pag nilabas talaga nila bigla sa screen? Sasampalin ko kayo. wala nang ano, kahit imemohan niyo ako. Dahil sinabi mo na dito, isa-search tuloy yan nila ngayon. Ba yan? Sinabi mo kasi. Delete nyo na yung mga dating baklitas. Na pati sandok niyo nalagay ko sa ulo. Sira ulo. Eh, tas ang kilim mo, nipis na rin ngayon ha. Nag-ahit-ahit ka na kaya din. Kaya nga eh, lahat kasi. May dede ka na din. Alam mo, wala talaga tayo sa Erid ay. Hindi, sabi ko may ano ka. Hindi kasi ang dibdib naman ng nanay ay napakagandang regalo para sa mga bata dahil ito'y nagdudugtong ng bagong kanilang na buhay. Suporta mo, susuntukin kita. Dugtungan mo. Ang pangit talaga, ang oily pa na mukha ko dati. Kasi hindi ako marunong gumamit ng primer. Diba? Sabi nila dito, oh, may SS ako nun. Huwag niyo akong binabantaan. Lagot ka, maglalabasan yan lahat mamaya. Ang pangit. Ano ba yan? Di pa ako marunong gumamit nun ng lip gloss. Kasalanan nito yun eh. Nananahimik ako bilang ano eh, bilang normal na citizen, naging Tita Cora. Dati ka daw parang siga. Oo, alam mo yung dati kong picture, para akong ano, para akong model ng sarsa. Hanapin nila yan. Ah, wala. Yun na naka-ere, wala na akong bigote. Pero yung dati. Dating siga sa lugar, Reyna na ngayon. Taray. Oo, parang nag-trip na nana, ay, na tatay. In fairness, ang dami mong ano, suitors. Ay, may mga ano, follow, sige, supporters. Sige, magsalita ka ng ganyan para yung jowa kong palipad ng Bohol ngayon hindi na bumalik ng Manila. Hindi, ang ibig ko sabihin nun yung marami nag-a-admire sa'yo. Bunga nga mo, gandang kara. Malimali kasi. Hindi. Oo. Oo, di. Alam mo yan. Hoy, naputuloy yung tugtog. 254 na daw. Wala kong pakialam. Hanggang 3 tayo dito. Wala, oh, time na! walang gymshi ngayon. hindi, meron. Susunod na. Mabibinot ako nito. Oo, magpaalam na tayo. Wala ka naman sa talagang sakit. Tawa ka na ng tawa. May nag-comment. Pwede pong manligaw. Hala, sabi ni Akane. Pwede daw ba? Ha? Sino ba yun? Napakalakas talaga ng ano mo. Lalaki ba yan? Oo. Akane. So, pwede pong kung manligaw. Meron kang Akane, go! Akane, hasig you. Oh, yeah, no, basta. Kiram. Quezon City, it's a city of stars. Sabi ni Mayor Joy. Hello, Mayor Joy. Star. Star. Ano yan? Abang tayo, star. Yes. Star. Grabe. Aray. Ang sakit ng dyan. Ayoko na. From Queen Yasmin, Tita. Ba't nga ganun si Queen Yasmin, no? Ganyan, sakit ng dyan ko. Ah, parang Chenso. Dare! Pupunta daw yun dito. Ha? Pupunta yun dito. Wag na. Okay na kami. Nadalaw daw siya, sabi niya. Okay na kami! Ah! Magpaalam ka na, wala na tayong background music. Hindi, di ba dapat sabi mo hanggang alas 3? Oo nga, Jimshi, alin, umupo na kayo dito. Umupo na kayo, wala nang time. Kaya nga, nananawagan kami sa Jimshi, magpakita na kayo. Para naman, tumigil na kami dito, salita. Papagod na kami. Uy, nga pala, bago tayo magpaalam, pasalamatan ko lang ang mga ano, ang mga sumusunod na may silbi sa buhay ko.
Ayan, maraming salamat, of course, kay Teacher Nelia Cruz Arcol, Christine Dizon, ayan, Joanne Nieto, Doc Joanne, Doc Dan, hello, Ate Rems, Tita Ella, ayan, si Tita Ruby, si Ate DY, si Capresti, at ang buong Rotary Club of Makati Circle of Friends, ang MTRCB Chair na si Chair Lala Soto, 88 Hot Spring, especially kay Miss Kat, hello, maraming salamat, gandang kara, ayan. Si Sir Christian Nagasawa ng Bingo Plus, Tita Alicia of Lola Nenas na inubo, si gandang kara. So, Teresa Labasan, Terry D. Jesus, Risa Correjara, maraming salamat po sa pagkain ko kanina, lunch, ayan. Sa family ko, ayan, sa jowa ko, napauwi ngayon ng, ano, ng Tagbilaran. Ate Vivian, Chang Ami, Kuya Obet, maraming salamat. At sa buong Energy FM family ko, especially Ma'am Rebecca, si maraming salamat. Diyan po nagtatapos ang ubo ni Gandang Kara. Ate, may lalamunan ko kakatawa. Naiinis ako, bumabati ako ng Rebecca, si... Ay, nasa gilid ako. Siyumayari ng Energy FM, binubuhan mo lang. Ay, Ma'am Becca! Ayan. O siya. Siya. Magpaalam na tayo kasi super duper overtime na tayo. Huwag ka tayo mag-intro, tayo. Magpatugtog ka, tapos pasok na Jim Shee. Maraming salamat po. Susunod na po ang Jim Shee. Dito lang yan sa Same, pero iba. We are number one, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo.